Hey guys! Welcome to Mama's Voice. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Sa episode na ito ay makakasama natin si Reverend Father Raymund Cruz, ang direktor ng Radio Maria Philippines. Alamin natin ang makulay na daang kanyang tinahak tungo sa pagpapari. Dito lang sa Mama's Voice, Mama Mary's Voice. Hello po, Father. Thank you. First of all po, thank you very much po for welcoming us here in Radio Maria Philippines po. Would you like to share a little bit something about yourself po muna? I'm Raymund Cruz, born dito sa Tarlac. Hindi ko na sasabihin yung edad ko. Baka ma-obvious ng mga tao. pero dito na rin ako nagtapos ng aking elementarya, ng aking sekundarya at ng akin din namang bachelor sa seminaryo. I'm from the second northernmost town of Tarlac. I speak Ilocano and also I've learned to speak fluently na in Kapampangan. And dito sa aking seminary formation, pagkatapos ko sa Tarlac, I went to Manila and studied at San Jose Seminary. And then in 2012, I graduated and I got ordained as a priest for the Diocese of Tarlac. And from then on, I was assigned here in Radio Maria Philippines. Tapos dinagdagan na lang ng iba pang mga assignments, like during the pandemic and until now, yung Lingap Baste Center. And then recently, a year ago, ibinigay sa akin ang isang starting na parokya para sa pagtatayo ng isang dambana in honor of Nuestro Padre Jesus Nazareno. Wow! Pero bago po yung mga assignments po ninyo and mga activities po ninyo, Father, medyo pag-usapan lang po muna, sabi nga po nila, buting tingin po muna natin yung tungkol po sa inyo, no, para mas makilala po kayo ng ating mga viewers. Ibig pong sabihin, nagtuloy-tuloy po talaga kayo sa priesthood. Yun po talaga yung from the start na gusto po ninyong kunin, or may iba pa po kayong ibang pangarap para po sa sarili po ninyo? Nung bata ako, pag dinadala ako sa simbahan, no, at nagsisimba kami, nakikita ko yung chasuble ng pare. Pag natatamaan yun ng hangin, lumilipad. Usong-uso nun yung mga superheroes, ano, ganyan. At sabi ko, pagdating ng araw, gusto ko ding magkaroon yung ng... Yung mga may capes. Oo, may capes. Gusto ko ring magkaroon ng ganyan na damit. Kaya sinasabi ko na, nung bata ako, gusto kong maging pare. Nung bata ako, palaging yun ang aking sinasabing pangarap ko. And then eventually, sinabi sa akin nung aking mga magulang, oh, magpapari ka, ang pare hindi nag-aasawa. Sabi ko, ha? Hindi ba nag-aasawa yun? hindi na ako magpapari. Kaya mula noong sinabi ko na hindi na ako magpapari, ang aking inuulit-ulit na pangarap na lang na sinasabi sa kanila, mag-aabugado ako. Mag-aabugado ako pagdating ng panahon. Kaya hanggang yan ay mag-high school ako, yun pa rin ang sinasabi kong dream ko na kukunin. Actually, noon nang nagkaroon na ng mga career guidance, tapos pag-entrance exam sa mga schools, universities and colleges, naka-fix sa isip ko talaga na ang kukunin ko is political science. And then suddenly, law po, ano? Oo, tapos after that, of course, maglo-law na, di ba? And then, ako naman, dahil sa Kristan ako sa aming simbahan, sa Bungkada, nakikita ko na kung anong uri ng buhay ng pare, paano magsilbi.
maganda rin sa pakiramdam at nagustuhan ko din to the point na naging parang leader nga ako ng mga sakristan doon. And then sinabi sa akin nung isang madre na, bakit hindi ka mag-try na mag-entrance exam sa seminaryo? Oh, nandito yung mga brother, sabi nila. Mag-try kayo ng mag-entrance exam. And then kaming lahat na mga sakristan sa klase namin, nag-try kami na mag-entrance exam. Without, of course, having in mind na papasok ako sa seminaryo. Hanggang sa nakalimutan ko na yon, nakapasa rin ako sa, nag-exam ako sa mga iba't ibang mga universities and schools. Then nagbakasyon na. Tapos tinatanong ako ng aking nanay, no? Kasi nilagay ko doon sa aming parang yearbook na magpapari ako. Sabi niya sa akin, ano, magpapari ka ba talaga? Anong mangyayari sa iyo? Hindi, sabi ko. Papasok ako ng political science. Saan ka papasok? Sabi niya, Manila o Baguio? Sabi ko, kung anong school ang unang magpadala ng kanyang reply sa ating application for entrance, doon ako. And after noon, may mga ginagawa kaming mga activities sa simbahan. Tapos biglang umuwi ako, nakita ng nanay ko yung entrance exam sa seminaryo. Ano? Magpapari ka ba? Ano itong entrance exam na ito? Sabi niya, oh, nakapasa ka daw. Sabi niya. Tapos sabi ko, ah, ganun ba? Patingin nga. Nakita ko. Kinabahan na ako noon. Kasi sabi ko, ako, nasabi ko pa naman kung ano yung unang dumating. Doon ako papasok. So, yun po yung unang dumating? So, yun ang unang dumating. Pagkatapos noon, kinuha ko yung letter. Nagpunta ako sa parish priest. Nagpunta ako doon sa madre. Kinausap ko sila. And then, sabi nila, oh, sige, why not? Try it. Sabi ko naman sa sarili ko, sige, subukan ko nga. At pumasok ako, pero ayaw pa rin ng mga magulang ko. Actually, yung mga magulang ko, hindi sila supportive. Ang nangyari pa nga, ang dami nilang mga sinasabi sa akin na, oh, sige, pibigyan ka namin ng ganitong allowance, huwag kang papasok ng seminaryo. Nako, sasayangin mo lang yung oras at araw mo diyan, yung taon. Paano kung hindi ka naman talaga magpapari? Oh, doon ka na lang, aral ka muna sa labas, sa university. At pagkatapos, kung gusto mo talaga magpari, doon ka na lang pumasok. Sabi ko, hindi, papasok ako. Kaya yung entrance day namin, naka-block sila lahat. Tapos, luksa, no? Tapos doon sa jeep pa lang, umiiyak na sila. Hanggang inahatid nila ako sa seminaryo, pababa na lang ako, umiiyak sila. Sabi ko, ano ba ito? Patay ba ako? Magbabalik ang Mama's Boys, Mama Mary's Boys after a few reminders. Kayo pa rin ay nanonood ng Mama's Boys, Mama Mary's Boys. I-like, share at subscribe natin ang aming Facebook page at YouTube channel. Back on our interview with Father Raymund. Bakit po ganun yung reaction po nila, Father? Really, because they were not very supportive. We are not a religious family, actually. So, it's not in their wildest dream siguro na magkaroon sila ng anak na papasok sa seminaryo or even kapamilya na papasok sa seminaryo. Even though, meron kaming tita ni mami ko na madre, no? Na mayapa na rin, ano? Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Kaya siguro hindi sila kabukas sa pagkakaroon ng isang anak na papasok sa seminaryo or isang anak na ang kanyang pinapangarap ay maging pare. Pero in the long run, ang mga magulang ko naging supportive na rin. To the point na palagi na nilang nire-remind sa akin yung mga dapat kong gawin. Minsan, sila na ang gumigising sa akin pag nagbabakasyon ako. Uy, oras na, magsimba ka na. Oras na, magdasal ka na. And ang palagi nilang sinasabi sa akin na, oh, yan ang naging desisyon mo. So, suportahan ka na namin. Masaya kami sa desisyon mo. At sana, panindigan mo
na yung naging decision mo, tatayuan mo talaga. Kaya yun, hanggang sa ako yung nag-theology, very, very supportive yung aking pamilya. Father, in the long run po, parang hindi niyo po ba naiisip na it took up yung law na first choice niyo po talaga? Actually, ngayon, minsan naiisip ko pa rin kasi there is always a chance, no, an opportunity na mag-take up ng law. No? Lalo na ilan sa mga nakaklase kong mga pare na ngayon, nag-take up ng law. Mm-hmm. Naging abogado na rin sila. No? At parang ngayon sabi ko, parang gusto kong itry. No? Gusto kong pasukin pa rin. Kasi nakikita ko din na baka makatulong din yun eh, yes, sa ministry. Makatulong din yun sa simbahan. Pero siguro sa ngayon, sa dami ng mga ginagawa, no, dito sa radyo, sa Lingap Baste, tapos merong isang itinatayong parokya, parang hindi ko papahanapan ng oras na magbalik sa pag-aaral at mag-take up ng law. Though I am very inspired, no, na nakikita ko yung ibang mga kakilala kong mga pare, religious, na sila ay nakakapasa, no, at nagiging abogado. Yes. Actually, sa klase namin, ano, sa San Jose Seminary, isa sa amin, abogado siya bago siya nagpare. Oh, wow. So, nag-practice muna siya ng law. Mm-hmm. After that, dahil talagang pangarap niya naman ng magpare, mm-hmm, so, nagpare siya. So, he's a priest of a diocese in the Philippines right now. And then, sabi ko nga, kung siya, nagawa niya yung pangarap niya na maging pare kahit na siya abogado, siguro, hindi naman dahil pangarap ko yon para sa sarili ko, kaya mag-aabogado ako, pero baka makatulong. Yes po. Baka pwedeng kumuha para nang sa gayon ay magamit din ito sa ministry. Mm-hmm. Father, after your ordination po, diretso po ba kayo sa ministry ng dito po sa Radyo Maria Philippines? Mm-hmm. Actually, nag-usap kami ng obispo ko noon, yung dating obispo ng Tarlac, ang obispo emerito. At ang sinabi niya sa akin, no, na magiging assignment ko nung diakono pa lang ako, sabi niya, sa seminaryo pa. Mm-hmm. So, I prepared myself to be a seminary formator. Nasa seminaryo pa lang ako, sa San Jose Seminary, sumusubok na ako noon na mag-attend ng mga formation for formators, wow, no, doon sa CIS, Center for Ignatian Spirituality, tapos doon sa CEFAM, at kahit sa EMEUS. Pero, nung ako'y na-ordain, sabi ng obispo, maghintay ka muna, meron akong ibibigay na assignment sa'yo. So, I was ordained May 10. Okay. And then, ang announcement ng mga bagong assignments ay May 28. Mm-hmm. Pagdating ng May 28, ang inaasahan kong assignment na ako i-assign sa seminaryo, iba yung in-announce. Dito ako in-assign. Dito sa Radyo. Oo, sa Radyo Maria. So from then on, I was already assigned here sa Radyo Maria. First, as an assistant director, no, incoming director for that matter. And then, after that, a year later, binigay na talaga sa akin. Tapos yun, mula noon hanggang ngayon, andito pa rin ako, mm-hmm, bilang director ng Radyo Maria. Father, sabi niyo po kanina, nag-prepare po kayo na para maging formator, nag-attend pa po kayo ng mga seminars, mm-hmm, and all. Nung in-announce po na dito po kayo sa Radyo Maria Philippines, i-assign, paano po yung naging reaction niyo po? Uh-huh. Siyempre po, may background po ba kayo about sa media apostolate? Mm-hmm. Actually, wala rin akong ka-background sa media apostolate. Doon sa seminary, di ba, may malapit doon sa seminary namin na media practitioners, mm-hmm, and also a studio for creation of other multimedia projects. Mm-hmm. Ang JMM nandoon, yes, no, Jesuit Music Ministry, hindi talaga ako nagkaroon ng background sa media. Dinadaan-daanan ko lang yun. Nakikita ko lang kung may mga ibang mga projects, nasasama-sama lang ako, pero I really
did not have any background, not even an interest, mm-hmm. ano, in media practice. Kaya lang, noon nang na-assign sa akin yon, wala naman akong magagawa, but really to have myself learn whatever I can learn to prepare myself. Nung in-announce yun, syempre, ako nakahanda yung isip ko na magiging seminary formator ako. Nung in-announce yun, actually, I was shocked. Dalawang beses tinawag ang pangalan ko, hindi ako tumatayo. Baka hindi ako yun. Oo, hindi lang yun. Baka, ako ba yun? Nagkamali mo. Nagkamali siguro sila. Tatanggapin ko ba to? Parang ganon. So, nung tinitignan ako, habang ang obispo ay nakaupo doon sa taas, tinatawag yung pangalan ko, hindi ako tumatayo. Tayo ka na, sabi ng mga pare. Nakaganon lang ako. No, talagang blanco, nagtatanong sa sarili ko, ako ba yun? Mm-hmm. Pangalan ko ba yun? Totoo ba ito sa akin ibinigay? Na-shock po talaga. So, it was a shock for me. Mm-hmm. And then, eventually, nung tinawag ulit yung pangalan ko, tumayo na ako at kinuha ko doon sa may katedra ng obispo yung aking appointment at sabi ko sa kanya, anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Kaya ang sabi na lang niya, tanggapin mo na yan. Andyan na po. Andyan na. But Father, how was your experience? Ilang years na po dito sa... Yeah, including my training, that would be 10 years now. Mm-hmm. Wow. 10 years now. How was your experience po being in the radio ministry? At first, it was very, very challenging, no? Kasi it's a big ministry. It's a ministry on air, and it's like having a big parish on air. And at the same time, the challenge is not only in maintaining the programming and putting quality and with content programs, talagang ang isang challenge din dito is how are you going to contribute to the operational cost of this kind of radio ministry? Kasi hindi lamang siya nagbo-broadcast ng ilang oras, 24/7. Wow. At nung dumating ako dito, hindi na lamang siya nagbo-broadcast dito sa Tarlac. Mm-hmm. Nagbo-broadcast na noon siya ng Tuguegarao, sa Cagayan, at saka Santiago City, sa Isabela. Mm-hmm. And this radio ministry is a non-profit, non-commercial radio station. So, ang ating operations ay nakadepende lamang sa awa ng Diyos at sa awa ng mga tao. Magbabalik ang Mama's Voice, Mama Mary's Voice, kaya huwag kayong alis. We are still with Father Raymund, dito pa rin sa Radyo Maria Philippines, Maliwalo, Tarlac. Like, share, and subscribe natin ang episode na ito to spread the good news and good vibes. Kaya sabi ko, ang laki ng binigay sa akin na project na ito. And pagpasok ko dito, yung challenge ko na yun, nakikita ko na talagang gumagapang ako. And inaaral kung ano ba itong ginagawa sa radio ministry. And then at the same time, tinuturuan ko rin yung sarili ko about the equipment kasi hindi ko alam paano nagra-run ang isang radio na meron palang mga transmitter. Ano ba itong transmitter na ito? Paano ba itong transmission? Paano ba yung satellite transmission? Etc. So lahat ng mga ito ay natutunan ko na lamang along the way. And siguro makikita, sabi ko, yung challenge na yon sa buhok ko . Pagpasok ko dito, ang kapal lang aking buhok. No? Talagang makikita mo, makapal pa. Ngayon, nakadikit na yung buhok ko sa anit ko. Kaya sabi ko, it was a challenge. But even when it was a challenge, it was very, very fruitful and fulfilling. Kasi every time na meron akong mapapakinggan na feedback, yes, no, reaction ng mga tao, I am being confirmed in what I am doing. Pag nagsabi yung mga tao na ko, Father, thank you very much. Ang tagal ko na sa pagiging Kristiyano-Katoliko, pero ngayon ko lang nalaman, yung ganun pala yun. Pag mayroon kang bagong na ituturo sa kanila. At yung iba naman na, Father, thank you very much.
Ako po ay dating Katoliko, umalis sa pagkakatoliko, nakapakinig po ako sa inyo ngayon, naliwanagan ako doon sa sinabi po ninyo sa radyo, and now I'm back to being a Catholic. And another person would say na, alam mo Father, mag-asawa kami, everyday kaming nagbabangayan, pero minsan nagsusigawan kami, tapos nakikinig kami doon sa topic mo on marriage at bigla kang sumigaw sa radyo na kayong mga nag-aaway, tumigil kayo. Natapat po sa amin yon. And then eventually, nakikinig na po kami. We found already ourselves listening to your program. And then we got some enlightenment. And now, okay na po kami sa aming pong relationship na mag-asawa. And one beautiful story that I got from this kind of ministry is merong isang lalaki na nagbalak na siyang magpakamatay. Madaling araw. At plinano niya na talaga kung paano siya magpapakamatay at magbabaril siya. And then, naglock na daw siya ng kwarto. At para hindi marinig yung kanyang pagbabaril ng sarili, kumuha ng unan. Pero sabi niya, kailangan hindi nila kumbaga pag-iisipan na agad-agad pag may narinig silang ingay na nagbaril ako. Mm-hmm. Subuksan niya yung radyo at yes, ilalakas niya yun. No? Parang may nakikinig lang ako. Mm-hmm. And then, sabi niya, as I switched on the radio, wala na akong ibang makuha na channel. Mm-hmm. Wala na akong ibang makuha na frequency. Only the frequency of Radio Maria because it's a 24/7 broadcast. Sabi, lipat ako ng lipat. Bumabalik lang ako sa Radio Maria. And at that time, it was a prayer program. And then, habang ako ay nagbabalak ng magpakamatay, napakinggan ko yung prayer program na ito. It was a chaplet of the Divine Mercy at 3 in the morning. At nang binabanggit na yung for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Bigla akong napaiyak. Bigla akong nagsisi sa aking binalak. And now, Father, I'm here, sabi niya. A testament to what Radio Maria is doing. Thank you. Because of the broadcast that you are doing here, I am saved. If not for Radio Maria, I could have been dead already. So itong mga bagay na ito, ang nagbibigay din sa atin ng confirmation, na nagbibigay ng apoy sa damdamin para ipagpatuloy yung ginagawa. Kahit na malaki yung challenge, kahit na may mga pressure, alam naman natin sa media work, ma-pressure yan eh, no? Fulfilling naman. At saka, nako-confirm ka, lalong-lalo na ako, sa aking pagbibigay ng aking sarili bilang pari ng ating simbahan. Siguro one good thing din na sinabi ko noon ako ay nasa seminaryo na ito yung naging bunga. During my 30-day retreat, I said to the Lord, Lord, hindi ako mamimili ng kahit na anong assignment. Pero dalhin po ninyo ako sa assignment na ako ay magiging fruitful at makapagtuturo po ako sa mga tao. Kaya ang naiisip ko noon, nung sinabi sa akin ni Bishop na magiging seminary formator ka, ayun na yun. Dahil may turo. Kasi may turo, no? And then eventually, nung in-announce na dito ako sa Radio Maria, hindi lang pala ako magtuturo sa loob ng classroom. Magtuturo pala ako na ang kaharap ko ay mikropono, kahit walang tao, pero nakikinig yung mga tao sa akin sa labas ng studio ng radio. And when I teach, they learn something, and then the Lord speaks to them, and I am confirmed in what I asked the Lord during my 30-day retreat to give me when I become already a priest. Kaya nga sabi ko, habang iniisip ko yung mga challenges dito, tama nga yung sinasabi nila, be careful of what you pray for. You might get it. At nakuha nyo nga po yun, Father. Siguro, number one challenge is yung invitation always to prepare and read. Kasi if you will speak before the microphone over the radio, kung ano yung sinabi mo, hindi mo na mababawi yun. Kung ano yung sinabi mo, yun na yun. At talagang pag may nakikinig sa'yo, dahil nagtuturo ka, paniniwalaan niya yun. Kaya nga, napakaingat. Napakaingat ng mga binibitawang salita. As much as possible,
in simple words, in concrete terms, and at the same time, in exact detail. Pangalawa, pag nagsasalita ka din sa radyo, hindi lang din yung mga audience na gusto mo ang makikinig sa'yo. Kahit yung mga nakikinig sa'yo na ayaw mo, at ayaw din sa'yo makikinig sa'yo. Kaya nga may mga negative reactions ka din ano, yeah, na matatanggap. Ano. Ang isang project pa na sinusulong natin, advocacia, ay yung Lingap Baste Center, kung saan merong isang idol land ang Diocese of Tarlac na gusto nating i-develop into becoming an ecotourism park. At sinisimulan natin ngayon ito sa pamamagitan ng isang project din na makatutulong hindi lamang to beautify that area to become a park, but also to become a hub for helping people who are already old. And yet, they are abandoned. They are marginalized. They are forgotten. They are left out. Itong mga ito po ang lumalaki ang bilang sa ating community nowadays. And we need also to give attention to them. We would like to thank the following. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jamataray shine!